Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, yung mga papasok pa lamang po, wag po tayong magmamadali, naririnig naman po ako sa labas. Gayun din po ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayong ika-apat na linggo ng karaniwang panahon, pinapaalalahanan tayo ng ating pong Jesus Nazareno sa tamang pag-unawa ng pagpapala, na ang pinagpala ay iyong mga naghahanap sa Diyos, mga nagnanais na makasama nang lahat ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. At sa pagdiriwang din natin ngayon ay kasama ang pagdiriwang ng pambansang linggo ng Biblia. Isang paanyaya bilang mga pinagpalang tao na isabuhay ang salita ng Diyos. At ang pagsasabuhay ay nangyayari lamang sa ating mapayapa, matapat na pagbabasa at pagninilay ng mga banal na kasulatan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Hanapin ninyo ang poon, kayong mapagkumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang poot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagkumbaba na lalapit sa akin upang pasoklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maasahang lagi, Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa
sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Siyon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang mga palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina, sa tuwi ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito, upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo, kay Jesucristo, na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinagpaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwid na. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.
mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang mimimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo isapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Araw po ngayon ng Linggo, araw ng pasasalamat, ng pagdaing ng ating mga panalangin, araw din ng debosyon. At sa iba po sa atin, araw ng pahinga sa ngalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman po para rito ay palakpakan natin ang ating Panginoon. Nakikita ba natin ang ating mga sariling pinagpala? Sa linggong ito, magandang pagnilayan po itong tanong na ito dahil siguro iniisip natin, pagkatapos basahin ng mabuting balita, ay paano pinagpapala iyong mga parabang nalugi sa buhay? No? Ano po ang ibig kong sabihin dito? Kasi yung pag-unawa natin minsan ng pinagpapala ay yung maayos ang buhay, maayos ang nakaraan, no? Walang sabit, walang diferensya, walang problema sa buhay. Kaya yun, yung mga yun, kung sino man yung mga yun, siguro nakatira sila sa mga malalaking bahay, maraming pera, maraming kaibigan, para bang walang dilubyo, walang problema na dumadaan sa kanilang buhay. Yun ang mga pinagpala. Pero kami, kasi meron akong pinagdadaanan, kasi wala namang kaming pera, wala rin kaming masyadong kapangyarihan sa buhay, nagtatrabaho lang ng maayos, no? Kami, yung mga nalugi sa buhay. Para bang nung araw na nagkalat ang Diyos ng pagpapala, hindi namin, o yung mga ninuno namin, hindi ibinaliktad ang kanilang mga payong at walang natanggap. No? Para bang iniisip natin na ang pagpapala ay tungkol lamang sa kaginhawaan ng buhay? Na sa isang banda, kailangan, no? Dahil may mga karapatan tayo at may mga nararapat tayong dapat natatanggap. Subalit sa ating mabuting balita, paalala na ang pagpapala ay higit pa at mas malawak pa doon. Pinaliwanag at pinakita ng ating Poong Hesus Nazareno, inisa-isa niya yung mga itinuturing na kawawa, itinuturing na lugi. At sinabi niya na kung tutuusin, kung pagsasama-samahin natin sila,
dahil sila ay napagkaitan. O siguro, sabihin na natin, kasama tayong lahat dahil tayo ay napagkaitan ng ilang mga bagay sa mundo na dapat ay nasa sa atin. Sila, tayo, ang unang makatatanggap ng pagpapala ng kaharian ng Diyos. No? At hindi lang po ito sa susunod na buhay. No? Hindi po ito ibig sabihin na kapag mahirap na ako, sige na, pagdaanan ko na lang yung kahirapan, pagdaanan ko na lang yung problema, pag nawala naman na ako dito, dun na siguro yung ipinapangako ng Diyos. Hindi po iyon. Bukod pa at higit pa doon, sinasabi ng ating poong Hesus Nazareno, ang pagpapala ay nangyayari sa buhay natin. Hindi man naging, siguro sa atin, hindi man naging maayos ang ating buhay, naririyan pa rin na tayo'y buhay, magkakasama. Marami man tayong pinagdaan ng problema, may nalampasan din naman. At higit sa lahat, sa mga pinaka mabababang punto ng ating buhay, pinakamahalaga po, pinagpala tayo dahil sa lahat ng ito, kapiling natin ang Diyos. At dahil may bukas pa, dahil may kinabukasan pang maaabangan, may mga bagay man na hindi gaanong magbabago, pero ang mahalaga, may posibilidad pa rin na magbago ang lahat. Dahil kasama natin ang Diyos. Dahil hindi niya tayo pababayaan. Dahil hanggang sa pinakamahirap na maaari nating maranasan, at tignan na lang natin ang ating mahal na pong Hesus Nazareno sa bingit ng kamatayan, hindi niya tayo iiwanan. Ito ang ibig sabihin po ng pinagpala. Pero, kailangan din yung pagpapala na yun ay pagsumikapan. Hindi porke mahirap ka, hindi porke nagluluksa ka, eh makikita at natatanggap mo na yung pagpapalang iyon. Kaya sinasabi rin, kailangan sa pagtanggap ng kahirapan, may pagkilala na kailangan pa rin umasa sa Diyos. Kailangan pa rin magpakabuti. Yung ipinagluluksa, hindi lang para sa sarili, pero sa katotohanan, may dapat na tamang nangyayari. Yung mga nakikipagkasundo, dapat totoong pagkakasundo yung pinaghihirapan nila. Hindi lang kumakampi sa isa. Pero yung napagbubuklod nila ang lahat. Sa madaling sabi, ang tunay na pinagpala, kahit saan ka man, kahit anuman ang pinanggalingan mo, ay pinagsusumikapang magpakabuti, pinagsusumikapang maging pagpapala rin. Ito po ang tunay na diwa ng turo ng ating pong Hesus Nazareno sa linggong ito. At sa pagpapatuloy po ng banal na misa, hingin po natin ang biyaya na sana dahil sa pagkilala na tayo'y pinagpala, sa kabila ng lahat ng hirap ng buhay, ay kayanin pa rin natin tanggapin at maging pagpapala sa iba. Nang madama nila na ang Diyos ay kasama natin, hindi tayo pababayaan. Sa pagsimula rin ng araw na ito, iyon din ang magiging tanong natin. Ngayon at sa susunod na linggo, anong mga gawa ng kabutihan, ng pagmamalasakit, ng pagbibigay ng pag-asa ang maaari nating gawin sa kapwa? Nang sa gayon, makilala nila na hindi lang iilan, kundi tayong lahat
lalong-lalo na ang mga kapos at nangangailangan, ang tunay na pinagpala. Mahal na poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang tayo'y nagagalak para sa ating malaking gantimpala sa langit, manalangin din tayo sa Ama para sa biyayang itaguyod ang kanyang paghahari dito at ngayon. Idalangin natin ng may kagalakan. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo kaming iyong simbahan upang manatili kaming mapagkumbaba habang sinisikap naming iwaksi ang tukso ng klerikalismo at ideolohiya. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa mabuting balita ng iyong kaharian. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gawin mong daluyan ng iyong awa at habag ang lahat ng mga lingkod bayan. Unahin nawa nila ang kapakanan ng kanilang kapwa, lalo na ang mga dukha. Gabayan mo sila sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo nawa ang Episcopal Commission on Biblical Apostolate, ECBA, sa kanilang gawaing ihatid ang salita ng Diyos sa nakararami. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ng isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming aba sa lipunan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Salubugin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Idalangin din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Ama naming matapat, kami ay nagagalak sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, itong paghahari ay tunay na sumasalamin. Sumasa amin.
Tulungan mo kaming makilahok sa iyong gawaing pakikinig at pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Sa darating na Huwebes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus ay ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Pakiisa po tayo. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan. Bago po kayo lumabas ng simbahan, tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maaalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Madre Jesus, Nazareno, iligtas mo. Magsiyo po muna po ang lahat.